Marami ditong matang pusa. Iyon ang pinakamahirap na ginagawa namin. Pagkuha ng matang pusa. Ihulog mo. Lang na matang pusa, wala na kaming pakialam sa mga tao ngayon. Hulog mo. Ayan na, sayo. Diyan na, sayo. Wala na? Wala na, kaya na yun. Sa mga people. Kunin mo yung ano, panungkit. Ayan, ayan, ha? Nakatayo. Pasensya na po kung nanguha kami dito. Hindi na po sinadya na makarating kami rito eh. Ano, mga people, iyan po ang dahon ng matang pusa para baka maka-encounter kayo ng ganito. Baging din siya, mga people. Baging. Iyan ang dahon ng matang pusa. Baging siya. Sa bahay, mayroon din ganito, mga people eh. Kaso na, nakakuha na din kami ng ganito.
kahit mga simpleng bagay, kinukuha ko talaga yan mga people. Kasi yan ay mahiwaga. Yan ay gawa ng kalikasan na Diyos. Ito kaya, kaya namin kinukuha ang mga bagay-bagay na ganito mga people. Kasi ano yan eh. Ito po yung mahiwaga na matang pusa, na baging ang tawag dyan. Kaya siya, talagang kinukuha namin to kasi sangkap ito sa mga garapa namin. Ito yung dahon na parang sampalok ang dahon. Yan, mga people, baka maka-encounter kayo ng ganito na dahon. Sampalok, pero baging ha. Baging po yan mga people. Yan, gumagapang din po yan. Wala po rin po yung partner ko kasi yan, pagka nakuha mo na lahat yan, okay na kaibigan, okay na rin po ito, masaya na rin po kami yan, to. Hatak mo na lang yung isang ganyan, no, isang baging yan po, yan yung sinuzoom ko. Yan na nakikita ninyo. Yan, oh, di ba? Kala mo, lapit, no, mga people. Yan po ang matang pusa na natagpuan din natin. Yan. Yan, mga people. Napakahirap din hanapin yan. At saka hindi rin po, basta-basta papakita po ang ganitong klase. Yan. Ito na rin po siya, mga people, oh. Yan ang matang pusa ay mahiwaga. Hindi rin po ito nagpapakita pag hilaw pa. So, hindi mo mapapansin. Pagkahinog na, saka mo sila mapapansin kasi bubuhaghag na yan. Ang bertud na kapangyarihan ng matang pusa ay kadalasan makikita natin ito sa Quiapo, sa Banahaw. No? Yan po. Ang pagbaba na po niya. Mahirap din po pagbaba, gawa nung slide din ang daan. So ang bertud ng matang pusa mga people ay mahiwaga sa ano yan, taguliwa, sa usog, nila hinahalo sa garapa po ito mga people. Kaya po bihira at hinahanting din po ito ng mga hinahanting din po namin ito mga people, no. Bihira lang din po ito, oh. Pero tapos bihira lang din po ito matatagpuan. Yan. Kahit sa kapiranggot, talagang dadamputin ko kasi ito po ay bihira lang magpapakita. Kaya sabi sa akin, bakit? Ang taglay po nito, ng bertud nito mga people, ay napaka makapangyarihan din po ito. Alam natin sa atin, bihira lang ito magpapakita. Mga kapatid, mga kaibigan, mga anakis, mahirap to hanapin kasi nasa kabundukan at pili lang din po ang lugar na tinutubuan nito at hindi rin to taon-taon, buwan-buwan na namumulaklak. May time din at saka sa sulok, sa mga sulok din po ito nabubuhay mga people. Kalikasan, pagka sinabing kalikasan, makapangyarihan ang taglay people. Yan ay pinaka napaka hirap hanapin. Katulad lang din po yan sa tiw-tiw, tibuok ng tikbalang o matang pusa. Sa aking pananaliksik sa mga ganitong klase mga people ay dahil sa ako ay kalikasan, kumbaga kaibigan ko ang kalikasan, yun ang tawag doon, kaibigan ko ang kalikasan, napakahirap hanapin ang mga bagay-bagay na hindi natin mahanap, di ba? Pagka hindi ka tinadhana or hindi ka pinahintulutan ng gabay mo, hindi ka ituturo ng tamang landas mga people. Ako naman kasi wala akong hangad na pupunta rito. Ang ano ko lang, mayroon lang akong titingnan. Ang bala ko lang titingnan, isang bagay. Ngayon, nagpapakita naman itong matang pusa sa amin. So napakarami ng binigay na biyaya sa amin. So nagpapasalamat kami sa mga engkanto na nandito na nagpahintulot sa akin
na bigyan at biyayaan kami ng matangpusa na matagal ko na rin itong hinahanap. Mga people, matagal ko na rin itong hinahanap sa totoong buhay, no? Sa totoong buhay lang ay matagal. Nandito pa rin siya kanina. Alam mo, kanina nandito ako. Meron pala pa. Sa matagal ko na rin itong hinahanap ang matangpusa. Kaya tinatawag itong matangpusa. Hindi natin alam kung bakit tinatawag na matangpusa ang bagay na ito, eh. No, hindi natin alam kung bakit tinatawag na matangpusa ang isang bagay na ito, no? Napakaganda naman. Ito mapapansin nyo, inahalo sa garapa, sa bracelet, at sa iba pa. So ngayon, hahalo ko to sa bracelet, mga people, no? Haluan natin ng sa bracelet natin, haluan natin ng ganito para mas powerful ang ating mga bracelet na isusuot, mga people. At nagpapasalamat ako sa mga Engkanto, Diwata, Gabay ko na nagpahintulot sa amin na bigyan kami. Kasi once na bigyan ka, sinabi ng mga Diwata na once na pagbinigyan ka ng isang kahima-himala na bagay na ngayon mo lang napapansin at sobrang dami, kunin mo na. Kunin mo na lahat. Kasi binigay sa'yo yan. Pag binigay sa'yo ng maramihan, kunin mo na sa isang iglap. Uy, mayroon pa. Tingnan mo, mayroon pa. Oh. Sa aking pag-ikot-ikot, mayroon pa mga people. Oh. No? Yan. So, ibig sabihin, taguliwa siya, tagulilong. Baga, hindi niya mapapansin. No? Sa dami kanina dito, hindi ko napapansin. No? Yan ang taglay na bertud, kapangyarihan ng ating mga nilalang. So, marami. Marami tayong mga dapat alamin. Lalong-lalo na dito sa aking page, sa aking ano, marami kayong matutunan dito na hindi ninyo alam at hindi nyo pa nakikita, mga people. Yan ang pinaka, napaka, the best na bagay na halos hinahanap natin at oras na pagbibigyan tayo, kunin mo na kahit ano, no? Kumuha ka na, kunin mo na, ubusin mo na. Yan ang taglay na power niyan. Binigay na sa atin, kunin na natin lahat-lahat. No? Kasi pagbalik natin, wala na yan. Magtatampo din kasi yan sila. O, paano people? Maraming salamat at maraming salamat mga kapatid, kaibigan na hindi nakikita. Napakarami mo sana sa taas pero hindi na kayang akyatin. Maraming salamat, sa sunod muli. Bye-bye po!